emotion doon. Medyo ko minsan mainit na emotional. Pero dala na rin ng panahon doon. Nagpupumilit talaga kami kasi gusto nga namin maliban sa kanilang pagsabi na si Congressman Teves. Gusto rin namin may proof kami para may ipakita naman sa inyo, sa ating bansa, kay Secretary Remulla at saka ultimately kay President na ito ngayon. Siguro mainit, medyo humupa, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng lal. Pinapasok doon sa kwarto. Nililimit nila pati ang kwarto kasi kukunti lang daw ang dapat pumasok. Dati, pwedeng tatlong agents. Ngayon, dalawa na lang, tapos isa na lang. Tinatanong ko ilang pictures ang kukunin. Wala naman. Hanggang nakapasok. May nakapasok, hindi ko nababanggitin. May nakapasok, nagpalit tayo ng strategy. Kasi kung puro lalaki ang kakausap sa kanya, lalaki lahat ito. Mainit ang usapan. So, nagpalit tayo ng strategy. Hanggang sa may nakapasok, may pinayagan na nakapasok na isang kasama natin. In short, kumalma si Congressman Teves nung doon siya kinukunan siya ng fingerprint at the time. Sabi nga namin, 24 hours na ngayon yung palang kukunan ng fingerprint. Hanggang sa pumayag si Congressman Teves, tinanggal na niya yung kanyang nakakasirit. Hindi naman nakamask, parang hindi ko alam kung t-shirt o panyo yun, tapos nakasombrero. Hindi mo talaga So, nung pagpasok ko, wala na, ano na siya, yung tinanggal niya, no? Tapos nagpakilala na kami. Nagka-panatag ng loob. Sir, andito kami, ito lang naman ang pakay namin. Picture lang, para may pan. Nakuna ng picture, sa totoo nga ang picture na yun, sinabihan pa siya na, oh, sir, look your best. Kaya siya nakasmile dun sa picture na yun. Ayaw naman natin na nagmumukhang fan siya. So, voluntarily, nagpa-picture siya na nakangiti. Tapos nun, yun lang, kwentuhan na kami. Sir, ito lang ang kwan namin, itong red notice, may mga akusasyon sa'yo doon, may warrant of arrest. Sabi niya, in fairness to him also, sabi niya, takot akong bumalik ng Pilipinas. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Ang sabi ko naman sa kanya, Sir, sabi ko, yan ang naging commitment namin kay President Horta at commitment ng agency yan, commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo pag sumama na at maibalik na kayo sa Pilipinas. At lahat po yan ay relay din natin sa dito sa ating sekretary, pero hindi ganun kadetalye kasi mahirap ang internet doon, nawawalan kami ng internet tapos nakikipag-negotiate ka sa kanila. So medyo maiksi lang ang oras namin pagbalik lang nandun sa hotel tsaka kami nakakapag-internet at nakakapag-update. So yan ang buong pangyayari. At nung nakausap namin sa si President Horta, ang sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. At hindi ko lang masabi yung dalawang instances na kinuwento niya. Basta gusto niyang matapos na ang proseso. May court process dyan, ang pagkakaintindi namin doon sa kanila. A minimum of 7 days to maximum of 40 days mare-resolve yan. Sa atin naman, ang position natin doon ay may cancellation of passport. So, ang option nasa sa kanila ay kinancel na ang passport as far as we are concerned. Kung ganun ang nangyayari, ganun din ang nangyayari sa atin. Pag may mga request yung mga counterparts natin sa ibang bansa, kansila di undocumented alien, kinukuha ng NBI yan, tinuturn over sa immigration kasi immigration issue na yan. At ganun din ang naging posisyon ni President Horta nung nag-uusap kami. Hindi ko alam kung ano naman ang nagiging legal proceedings na ginagawa nila doon. So yan po ang buong pangyayari doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste. At kami naman ay naghahanda in the event na
pahintulutan nilang kunin natin si Congressman Teves doon. Nangako sa atin ng embassy na imo-monitor nila kung ano ang update doon sa proceedings. At may assurance naman sa atin si Director Montiero na i-update niya tayo kung ano ang magiging terminal point ng kanilang legal proceedings doon. So, yan lang ang aming maiulat sa inyo at yan ang nangyari doon sa Timor-Leste. Katulad din nga ng mga foreign counterparts natin pag may request dito sa atin, hindi sila pwedeng mag-participate sa enforcement operation. Ganun din sa atin doon. I-inform ka lang na nahuli na. Dito ganun din. Pag may mga request sila, hinuhuli natin at sinasabi na nahuli na. Sinusunod naman nila ang proseso natin at tayo rin. Pinangako natin sa kanila that we will respect and wait for the proceedings, legal proceedings against Congressman Teves. Yan lang po ang masasabi ko. Sige, mga konting tanong lang. Sino ang... Okay. Ayokong sagutin ng tuwiran yan na Nico kasi babalik pa tayo doon. Hindi maganda ang magiging posisyon natin kung yan ang sasabihin natin, impression natin. Very factual lang naman tayo. Nahirapan kami, hindi nahirapan lang. Kasi kung babalik tayo doon at kinondem natin yung mga ganyan, baka mas doble o triple ang hirap na abot. Hiran, karoon lang ng konting kwan, skirmises, yung normal siguro na maging emotional sila. Emotional din kami kasi may objective tayo sa kanila. Meron din silang proseso. Baka hindi rin namin naintindihan. Ayaw naming sabihin na ganun yun. Nahirapan lang kami. Pero mabilis ang kanilang cooperation naman. Sa paghuli, wala tayong naging problema doon. Benji? Kanila kasi ito ang proseso nila. Sabi nila, they will terminate the proceedings within the period of 7 days to 14 days maximum. Tatapusin nila. Hindi ko alam kung deportation ang tinatahak nila na direksyon. Kasi ang gusto nga sana natin, deportation eh. Kasi kung deportation yan, sabi nga ni President Torta at katulad din ng posisyon natin, summary proceedings ang deportation eh. Kaya lang may court hearing kasi sila doon. So malamang hindi summary yun, hindi administrative yun. Okay. Yes, sir. Hindi pa nag-uumpisa yung deportation proceedings na yun. Parang determination lang yata yun nung merits nung red notice list. Yung pa lang yun. Pagkatapos nun, magde-decide pa lang sila kung ano ang action na gagawin nila. Hindi. Nung andun kami, nung hapon na yun mismo, nag-umpisa na. Pag alis namin, meron pang isa. Mabilis sila. Other questions? Paano yung isa na kanila ng mola? Nasa kanila. Wala tayong laban. Hindi naman sa wala tayong laban. Alam mo, napakalaking bagay na pinuntahan natin sila. Kasi kung papel lang ang pag-uusapan, ay antagal na ng red notice list na yon. Hanggang doon lang ang masasabi natin. February 27 yon. Baka kung hindi tayo dumating doon, baka hindi sila ganun ka-aggresibo mag-enforce ng red notice list. Sir, pwede mo describe yung detention facility? Ano po ito?
rehas ito. Talagang detention. Hindi lang namin kinuha ng picture kasi ayaw rin namin sirain ang commitment namin na hindi kami kukuha ng picture hanggat hindi namin kilala yan. Rehas, isang tao. Hindi ko alam kung siya yun, kaya hindi kami kumuha ng picture. Nakadapa. T-shirt. Ito naman ang masasabi ko nung mag-usap naman kami. One-on-one. Very healthy si Congressman Teves. Sa tingin ko nag-workout kanyang pangangatawan. Matipuno. Very healthy siya. Issuance ng red notice list. Siguro tayo, nung pinursigin natin yung red notice list na yan dito sa Interpol natin, mga 5 days, ano? Para ma-comply natin yung mga dokumento. Kasi madami silang hinihingi ng dokumento. Unang attempt namin, kulang. Pangalawang attempt, kulang pa. Mga 5 days. Mga five days. Mabilis na rin ang Interpol kasi marami silang hinihingi nun. 21. Oo. Yung 21 natin na yon, kasi iniipon natin lahat ng dokumento na kailangan natin. Yung humingi tayo ng certification from the DFA of the cancellation of the passport. Tapos habang nagko-coordinate kami doon sa kanila, kailangan pala yung certified true copies nung yung court resolution ordering the NBI to bring back Congressman Teves, tsaka yung order ng cancellation of passport, gusto nila pati yung information, yung buong ang kapal nun. So ilang kopya ang maliban doon yung declaration, yung prescription ng Anti-Terrorism Council declaring Congressman Teves et al. Terrorist, nasa tingin namin makakatulong yon sa posisyon ng NBI. So lahat yung mga dokumento na yun, inayos natin. Plus yung may administrative requirements din kasi kami sa department for the authority to travel. Pin-repair lahat yon. At all that time, si Director Longinos na siya ang ating kausap doon. Parati rin nasa labas. Nung una nating kausap siya, kasama siya ni President Horta nasa Cambodia yata. Lao Republic. Tapos lumipat sila ng Australia. Pagpunta niya ng Australia, sandali lang, mga 2 days lang siya sa Timor-Leste. Pumunta ng Lisbon sa Portugal. At ang balik niya, 21. So ang sabi namin, sige 21, andiyan kami. Yun. Pagbalik namin ng 21, nauna yata yung aeroplano namin lumanding sa Delhi. Siguro kasunod yung second flight yun sa kanya. Dire-diretso na sa operation. Mabilis sila at tumutupad din sa kanilang pangako. Doon naman kami hanga din sa kanila. Hindi, ayaw niya. Kami naman, ginagalang naman namin yun. Ayaw niya. Ako, masabi ko na nag-usap kami. Hindi ko alam. Hindi namin napag-usapan yon kung sino ang kasama niya. Kasi siya lang talaga ang... May abogado siya doon na kwan, na taga Timor. Hindi rin namin kilala. Medyo nagkataasan din nga kami ng boses nung abogado nung umpisa. Kasi ayaw nilang papasukin kami doon sa... Matagal ang negotiation para makita namin si Congressman Teves. On the second day, yung halos paalis na kami, mga alas 4, alas 5 na yata yan. Magkausap kami. The gentleman in black. Sir. Thank you.
Hindi ko alam, pero may piniprepare yung ating Department of Justice dahil kausap ko rin si Yusek Raul Vasquez. May piniprepare silang position ng NBI. May sinasabi siyang rendition. Sabi niya, Luds, parang extradition na rendition, parang reciprocity and comity. Hindi ko alam, kaya hindi ako makapagsabi ng sigurado dyan. Ang alam ko lang na sa tingin ko na po pwedeng, dahil totoo yun, wala tayong extradition treaty, yung deportation, kasi kansilado ang passport mo, di undocumented ka doon. So ano pa ang maging basihan para tumagal ka doon? Pero kung may sinasabi ang department na rendition tsaka kung ano pang ibang remedies, hinahanda po nila yan. Hindi lang ako makapagsabi kasi hindi ko rin alam. Okay, salamat. Director, hindi nila citizen si Teves, pero ganun na lang sabi nyo nga, ano, nahirapan kayo, ang higpit nila. Anong nasa isip nyo noon nung nangyayari yon? Kung bakit ginagawa nila yon? Ayoko mag-isip ng kung ano-ano pa. Ang sabi ko ay siguro part lang ng proseso ito. Nakalimutan nga namin i-insist doon sa kanila eh. Nakalimutan ko yung isang argument na pin-provide sa akin ni Yusek Andres. Tell them that you are also interested in seeing him safe and well because he is a citizen of the Philippines. Siguro masyadong naging emotional ang mga harapan namin, no? Kaya hindi namin naisip. Ang sinabi lang namin ay proof of life. Diba? Hindi namin alam kung sino yung nakakover na yan. Pero natapos din ng maayos dahil nagkausap naman kami ng mahinahon ni Congressman Teves. At yun nga, tayo, ginagalang din natin yung kung ano man ang karapatan ni Congressman Teves. Proseso lang yung sa atin at gusto lang natin naman na pag-uwi natin, sigurado tayo. Kung hindi man tayo nakakuha ng picture, at least nakausap man lang. Pero dun sa dalawang punto na yon, naging successful, matagumpay tayo. Nakausap na natin siya, may picture pa siya, na siya mismo nag-volunteer, naka-smile siya. Sir, last na from my end. Hopeful ba kayo talaga na maisama nyo na sana siya? Sa first stage, hindi tayo ganun ka-hopeful. Ang una nating exploratory lang, tsaka confirmation na andun siya. Kasi lahat naman yan ay, all of that would depend when you operate in a foreign territory. It would depend on how aggressive and how determined the counterparts would be. Pero ito nakita natin na 2 hours after landing, kinuha nila kaagad. Doon naman kami napahanga sa mga taga-Timor. Jeff, you have a question. Antayin natin ang results ng court proceeding. Pag sinabi ng successful o ano, tsaka ang lahat ng legal remedies naman na kay Congressman Teves, kung nababasa nga namin yung mga reactions ng legal team ni Congressman Teves, kunila rin remedy yun ni Congressman Teves. Basta kami, tintrabaho namin yan, kung ano man ang karapatan niya, ginalang natin, kung ano man ang objective din natin na ma-ascertain natin na si Congressman Teves yun, ginawa naman natin lahat. So we'll have Benji, Hector, and then Nico. Pasensya na, hindi ko na-review yung aking batas sa rendition. Pero yun ang nabanggit sa akin ni Yusek Raul Vasquez, isa sa mga kinoconsider na options ng department. Hindi ko pa nakikita actually, hindi pa naitatransmit din sa amin or nabigyan kami ng kopya nung ginagawa ng department. Wala. Kasi lahat ng dokumento binigay natin sa kanila, sila na ang prosecutor doon. Oo. Hindi rin pala, ayon sa aking mga teammates, hindi rin tayo allowed na mag-participate doon sa court. Wala, kanila yun eh. Tayo nag-request lang, lahat ng binigay natin dokumento,
yun yata ang gagamitin ng prosecutor nila doon. Mayroon naman tayong efforts dyan, pero ang ating priority kasi ngayon ay maibalik siya. Kasi noon nga, nagkakandara pa tayo lahat na malaman kung nasaan siya, from the US, nag-Cambodia, tapos sabi sa Timor, tapos baka nawala sa Timor. It's a major victory for us to have located Congressman Teves and to have him arrested by the local authorities. Andun na siya. So, ang inaantay na lang natin yung legal process na lang. Hindi katulad noon na parang namamana tayo sa dilim. Okay, follow-up question. Hindi kita masagot dyan kasi hindi nga kami pinayagan magpan. At sa totoo niyan, yung paghuli sa kanya, kaya drone ang kinuha doon, drone ang kumuha doon. Kasi ang sabi nung taga Kwan, ito ha, Kwan din ito ha, kumbaga sa Kwan, pakiusap din na mabigyan tayo ng footage na yon. Officially, ayaw nila. Kasi ayaw din nung management ng golf course na magkaroon ng incident doon. Ayaw nila na doon kayo nagkukuha ng picture. Kaya drone ang ginamit nila. Sige, last two? Pwede ba? Yes, sir. Hindi namin alam kung humingi siya ng political asylum, basta't ang alam namin bago kami dumating doon, nagkaroon na siya ng request or petition for a political asylum. Mukhang na-deny ito. So hindi namin alam kung inulit niya o may bago siyang legal remedy na ginamit. Pero sa amin naman kasi, sa amin dito sa NBI, at hindi ko alam kung ganun din ang magiging posisyon ng Juan, immaterial kasi yung political asylum sa amin eh, kasi cancellation of passport ang ating approach eh. Diba? Undocumented alien. Tsaka ang political asylum is political persecution. Ay itong hinaharap ng mga kaso dito, murder. May proscription ang Anti-Terrorism Council na terrorist. So wala akong nakitang politika doon sa aking pagkakaintindi. We will entertain two more last questions. Ian and Director, may mga balita na yung abogado pa daw ni Teves ay dating Minister of Justice, kaya pa ganun ka laki yung impluwensya nila doon, kaya ganun kabigat ang laban. Nabasa din lang namin yon sa mga news accounts. Hindi namin alam na sila pala yung nakaharap namin doon. Pero nakipagbaliktaktakan kami doon sa kanila. Hindi naman kayo mapaya sa amin. We stood our ground. Wala kaming... Sabi, lawyers din kami lahat dito eh. Ganun ang tipo ng sagutan namin doon. Hindi kayo mapapaya. Pinaglaban natin ng posisyon natin doon. Last question. Jeff. Yun na ang kasama na yon doon sa lahat ng binigay natin. Yung option na yon, ginaid natin sila. Nakakahiya man sabihin, pero yun ang position ni President Horta. Malinaw yun, anim kami nakarinig doon. Diba? Sabi lang kasi ni President Horta, please don't record this. Siguro nagkamali na kami ngayon, naikwento namin sa inyo yung ibang mga kapag-usapan. Pero ang sabi niya, immigration issue na yan. So maraming salamat sa inyong lahat. Sana nasagot namin yung mga tanong nyo.
Thank you very much. Good afternoon.